Empeng Negro, maikling kwento ni Rogelio R. Sikat. Si Empeng ay madalas na tuksuhin sa kanilang pook dahil sa kanyang panlabas na anyo. Siya ay anak ng isang Negrong Amerikano at siya ay may mga kapatid na anak ng kanyang ina sa isang Amerikanong puti. Mapuputi ang kanyang mga kapatid kaya ganoon na lamang ang panunukso ng mga tao sa kanya. Walang sinasabi ang mga ito. Ngunit sa mga mata, sa galaw ng mga labi, nababasa niya ang sinisigaw ng mga paslit. Negro! Tuwing aalis si Empeng sa kanilang tahanan, bilang isang agwador ay madalas siyang pinangangaralan ng kanyang ina na huwag makipag-away kay Ugor. Baka makikipag-away ka na naman, Empeng! Hindi ho! Paungol niyang tugon. Hindi ho! Ginagad siya ng ina. Bayaan mo na nga sila! Kung papansinin mo'y lagi ka ngang mababasag ulo. May iba pang sinasabi ang kanyang ina ngunit hindi na niya pinakinggan. Alam na niya ang mga iyon. Paulit-ulit na nang naririnig. Nakukuli na ang kanyang tenga. Si Ugor ay kinikilalang hari ng gripo. Siya ang nanguna sa pagtukso kay Empeng. Empeng, ang itim mo? Itutukso nito. Kapatid mo ba si Kano? Isasabad ng isa sa mga nasa gripo. Sino ba talagang tatay mo? Ha? Sino pa? Eh di si Dikyam. Sasambulat na ang nakabibinging tawanan. Pinakamatunog ang tawa ni Ugor. Noong una, sinasagot niya ang mga panunuksong ito. Yan ako maitim. Isasagot niya. Isang araw, habang siya ay nakapila upang mag-igib, ay sinubukan na naman siya ni Ugor. Pilit na sinisingit ni Ugor ang kanyang balde, gayong si Empeng na ang sasahod. Negro! Tabi! Sabi ni Ugor. Ako muna! Nagugutom na ako! Nakiusap si Empeng kay Ugor na hayaan na lamang siya matapos. Kadarating mo pa lamang, Ugor. Kanina pa ako nakapila rito ah. Sabi ni Empeng. Sabing ako nga muna eh! Giit ni Ugor. Ngunit hindi ito pumayag kaya naisip na lamang niyang umuwi. Uwi na nga lang ako. Bulong niya sa sarili. Uwi na nga lang ako, mamaya na lang ako iigib uli. Nakatingin sa araw, humakbang siya upang kunin ang pingga ngunit sa paghakbang na iyon bigla siyang pinatid ni Ugor. Ano pa ba ang binubulong mo dyan, ha? Kaya tumama ang kanyang pisngi sa nabitawang balde na nagsanhi ng pagdudugo nito. Agad tumingala si Empeng sa kanyang kamay at tinawag ang pangalan nito. Mangiyak-ngiyak siya. Ugor! Ugor! Sa wakas ay naisigaw niya. Tumawa ng malakas si Ugor. Humihingal at nakangangang napapikit siya. Pumislit ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Nasa ganito siyang kalagayan nang bigla nang naramdaman ng isang ubod lakas na sipas sa kanyang pigi. Napasigaw siya. Umiiyak siyang gumugulong sa basa at madulas na semento. Namimilipit siya. Tanga ng sinipang pigi. Ang buong anyo ng nakaangat niyang mukay larawan ng matinding sakit. Matagal din bago napawi ang paninigas ng kanyang pigi. Humihingal siya. Malikot ang kanyang mga mata nang siya'y bumangon at itukod ang kanyang mga kamay sa semento. Si Ugor. Sa mulat-mulapay, itinuring siya nitong kaaway. Bakit siya ginaganoon ni Ugor? Nanginginig ang kanyang katawan sa puot, sa naglalatang na puot, at nang makita niyang muling aangat ang kanang paa ni Ugor upang sipain siyang muli, ay tila nauulol na asong sinunggaban niya iyon at niyakap at kinagat. Bumagsak ang katawan ng panimbang na si Ugor. Nagyakap sila. Pagulong-gulong ay hindi siya bumibitaw. Nang siya'y mapaibabaw, sinusunod niya. Sa puok na iyon, sa nakaririmarim na puok na iyon, iba ang pagtingin sa kanila. Maruming babae ang kanyang ina, sari-sari ang anak, at siya, isang maitim, hamak na negro. Papatayin niya si Ugor. Papatayin! Papatayin! Nag-uumigting ang kanyang mga ugat. Tila asong napipilit mapaibabaw si Ugor. Tila bakal na kumakapit ang mga kamay. Sa isang iglap, siya naman ang napailalim. Nagpipihit siya. Tatagilid, naiire. Muling matitihaya. Hindi niya naiilagan ang dagok ni Ugor. Nasisilaw siya sa araw.
Napipikit siya. Mangungunod siya. Mahahalik sa lupa. Ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Kakatlo ang asawa ni inay. Si Kano, si Boyet, si Diding. At siya, Negro, Negro, Negro! Sa mga dagok ni Ogor, tila nasasalinan pa siya ng lakas. Bigla, ubos lakas na nag-uumiri siyang umigtad. Napailalim si Ogor. Nahantad ang mukha ni Ogor. Kahit saan, sa dibdib, sa mukha. Mahina na si Ogor. Lupaypay na. Nalalaglag na ang nagsasanggang kamay. Humihingal na rin siya. Humahago. Ngunit nagliliyab pa rin ang puot sa kanyang mga mata. Ogor! Gumagalaw-galaw ang sabog na labi ni Ogor. Muli niyang itinaas ang kamay. Halos si Ninya narinig ang halinghing ni Ogor. Suko na ako. Naibaba niya ang nakataas na kamay. Napasuko niya si Ogor. Makaraan ang ilang sandali, dahan-dahan at nanlalabot siyang tumindig. Nakatuon ang mga mata kay Ogor. Wasak ang kanyang kamiseta at duguan ang kanyang likod. May basa ng dugot, lupa ang kanyang nguso. Maraming sandaling walang nangahas magsalita. Walang makibo sa mga agwador. Hindi makipanwala ang lahat. Lahat ay nakatingin sa kanya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakapaligid sa kanya. Walang pagtutol sa mga mata ng mga ito. Ang nababakas niya ay paghanga. Ang nakita niya ay pangihimi. Pinangihimian siya. May luha siya sa mata, ngunit may galak siyang nadama. Luwalhati. Hinahagod-hagod niya ang mga kamao. Nadama niya ang bagong tuklas na lakas niyon. Ang tibay, ang tatag, ang kapangyarihan. Muli niyang tiningnan ang nakabulangtang si Ogor. Pagkaraay, nakapikit at buka ang labing nag-angat siya ng muka. Sa matinding sikat ng araw, tila siya ang mandirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagiang larangan.